What's up sa inyo mga taong grasa? It's a good day. And ngayon magbablog ako kasi may nagtanong sa akin kung paano daw malalaman kung sira na yung radiator. Okay. Simple lang, no? Unang-una may tagas, pero hindi yun eh. Ang maganda niyan, kailan ko pwedeng palitan ang radiator? Yan ang magandang tanong. So I'm gonna show you some indications. Malaman mo kailan mo pwedeng palitan ng radiator. Kasi nowadays, ang mga radiator ng sasakyan is plastic and aluminum na. As we know, aluminum, mas madali yan makakuha ng temperature. Mainit man yan, o kaya malamig. Kunyari, mainit, madali niya makuha yung init. Kunyari, malamig, madali niya rin makuha yung malamig. Pero, yung plastic part, yun ang problema eh. So, kailan ba natin malalaman na plastic nga yan? Kailan natin malalaman kung sira na yan? Kung kailan natin papalitan? I'm sure you'll get some indications. Let's go! So, okay, dito na tayo. Itong radiator na to, ang brand nito is Nissan, okay? Unang-una, may makikita ka mga moist dyan. Ayan, o. Oh. Nakita mo yan, that's coolant. Yan, yung mga puti. Ito, normally, ewan ko kasi kung kita po ninyo, kulay itim po yan. Pero, ngayon, nag-iiba ng kulay. Sa case nito, medyo nagiging dark green. Nagiging dark green yung kulay niya. So, pagka ganun, indication na yun na palitin na yung radiator mo. Okay? So, isa pa, kung makikita ninyo, kita nyo yung loob, yan. It's either pwede nyong ipalinis. Pero ito, higit 10 taon na po kasi ito. So, maganda na yung tinakbo ng trabaho niya. One more thing is kung nakikita mo yung parang crack, pero hindi naman, wala naman tagas. Yan. Okay? Sa iba ho, sa ibang modelo, like Toyota, Subaru, basta sa ibang models, maliban dyan, nagkukulay brown. Okay, nagla-light brown yung kulay. Yun, mali yun. Ibig sabihin nun, palitin na yung radiator mo. Kahit wala pong tagas, yung integrity nung plastic, hindi na matibay. Maganda nyan, bilangin mo kung gaano nakatagal yung modelo nung sasakyan mo. Umabot na ng mga 5-7 taon, siguro pwede na. Tapos tignan mo yung indications. Hindi naman siya ganun kamahalan eh. Ano bang mas mahal, di ba? Mas mahal ang radiator o mas mahal ang magpa-overhaul pag nagpa-overheat ka? Sa Toyota color brown yan. Tapos may makikita ka parang lamat-lamat, pero hindi siya nagli-leak. Pakikita ka kita ng magandang sample ng radiator. Okay, so kung makikita ninyo, ayan yung lumang radiator, di ba? Ayan o, kita nyo, may signs of crack na talaga. Tingnan nyo po yan sa radiator nyo. Yan, tsaka yung mga kulant-kulant sa gilid-gilid. Yan. Yan. Not to mention, yung, ayan pa o. Ito. Dapat lilinisin nyo to. Power wash. Ayan o. Makikita nyo yung dumi na yan. Saka yan. Ayan yung kulay na sinasabi ko. Iba ng kulay. Kulay green na po yan dito. Visible sa akin. Ayan o. Yung mga yan. Siyempre nagka-clog yan. Hindi niya napapalamig ng gusto. Ayan o. Grabe o. Okay. So, pag meron kayong bago radiator, check nyo muna yung kung parehas pa sila ng luma bago nyo bubuksan, kasi hindi nyo na mababalik o kaya mahirapan kayo magbalik. Tignan nyo lahat ng holes kung parehas ba yan. Okay, kung makikita nyo to, naka plastic pa naman pero itim na itim, pero tatanggalin ko na yan kasi mukha naman tama. So as you can see, itong nandito sa baba, ayan po yung luma.
nasa taas, itim na itim, makikita nyo po, napakalinis o, oh. Para mo rin ito, wow! Tapos ayan, yan yung mark na sinasabi ko, yung color brownish na yan. Yan, ganyan kadalasan nagiging kulay ng radiator ninyo. Pag ganyan, wag nyo na hong pagdalawang isip, palitan nyo na po yan. Hindi dahil sa sira ang cooling system ninyo, well, para na rin sa kagandahan ng inyong maintenance, no, ng sasakyan ninyo. Kaysa sa mag-overheat ka, kumbaga, papalit ka lang pag nag-overheat na. Kung nakikita nyo, yan, kulay itin. Okay? Tapos ito, yan. Pakalinis po, yan. Mas madali ka makapagpalamig ng tubig. Tignan mo naman yung luma. Okay? So that's the wrap, I guess, no? Para dito sa malaman nyo yung indications kung kailan pwede palitan yung inyong radiator, lalo na kung radiator nyo is plastic. Okay? Kasi yung mga bagong modelong radiator, puro plastic na po. Yung ibabaw at saka yung baba, tapos aluminum po yung gitna. Hindi na po siya yung kagaya ng dating nahihinang, napaparepair. Nare-repair yan, pero basta, nare-repair yan. Bubuksan yung taas, bubuksan yung baba, pero yung design kasi niya disposable, no? Anyway, shoutout muna sa aking nanay, mama, happy birthday, 78th birthday. I love you so much. Nga. Maliban sa sakit ng ulo, wala na ako naibigay na regalo. Super rude. Indications, unang-una, nakita nyo naman yung kulay, nag-iba yung kulay. Sa case nitong Nissan, color brown. Sa case ng Nissan na ito is nag-color dark green, supposedly black. Sa iba, sa mga Toyota, kadalasan nakikita ko is brown, light brown tsaka dark brown. And then, yung mga parts pala na plastic parts like thermostat housing, radiator housing, yung mga radiator cap housing, yung iba kasi hiwalay. Pag nag-iba na rin ang kulay, palitan nyo na rin po yun, marupok na po yun. Tapos po, yung crack marks, yan, mga crack marks nung radiator, makikita nyo, kahit walang tagas. Consider nyo na rin po, yung panahon ng simula na naging kotse siya, yan ang radiator niya, na napakatagal na po niya. So, okay na yung servisyo niya, palitan nyo na, dahil hindi naman siya ganun kamahalan, palitan nyo na yan, kesa naman na magpa-overhaul kayo dahil sa overheat, dahil sumabog ang radiator nyo. Pag sumabog po yan, mahirap i-repair yan, mahirap i-uwi yan sa sakyan. Okay, that's the wrap, I guess, sa tingin ko. Huwag nyo kakalimutan pala, magpalit kayo ng coolant at saka magpalit kayong radiator cap pag magpapalit po kayo ng bagong radiator. Mag-ingat po kayo, mga taong grasa. Hanggang dito na lang. Goodbye.